Hello mga kabayan, ako po si Trishang muli at ngayong araw na to, pag-usapan natin kung magkano nga ba ang gastos papuntang Malta. Totoo ba na gumagastos ka ng 300 to 500,000 pesos? So mga kabayan, marami ang nangangarap na pumunta sa Europe at lalo na sa mga Pilipino, gagawin nila ang lahat para lang makapasok sa Europe. So, paano sila nag-a-apply? So, karamihan po sa kanila dumadaan po sa recruitment agency at sa mga agent, tapos take the risk, nagbabayad sila ng malaking halaga dahil ang binabayaran po sa Malta ng mga kinokoleksyon ng mga agency at agents ay 300 to 500,000 pesos. Yes po, totoo po 'yon. Pero pag-usapan natin kung ano nga ba talaga yung eksakto at totoong gastos papuntang Malta. Well guys, pag nag-apply kayo sa Malta, ang babayaran nyo lang po ay yung working permit fee. So, ang working permit ay 280.50 euro. Tapos, syempre, kailangan mo ng Schengen Travel Health Insurance. So, yun yung travel policy na nagkakahalaga ng minimum 140 euro to 250 euro. Tapos, kailangan nyo po ng bumili ng air ticket, tapos visa fee. So, yun lamang po yung babayaran nyo. Kung halimbawa yung air ticket nyo ay 50,000 pesos plus yung visa ay 8,000, so yun lamang po yung babayaran nyo. So, sa working permit naman na 280.50 euro plus dun sa travel insurance na 250 euro, i-convert nyo na lang po siya sa peso at yun po yung babayaran nyo. Wala na pong iba. So, sa mga nasa Pilipinas nag-a-apply through agency, siguraduhin nyo po na yung binabayaran ninyo ay katumbas lamang ng 1 month salary sa Malta. So, magkano yung 1 month salary sa Malta? Ito po ay nagre-range sa 760 euro. So, yun po yung babayaran ninyo na katumbas ng isang buwang sahod. So, siguro, aabot lang naman kayo ng, pag nasa Pilipinas ha, mga 100, ganyan. Tapos, kapag nasa ibang country ka, nagko-cross country ka, ganyan, konti lang, wala pang 100 yung gastos mo. So, ayan guys, ang babayaran nyo. Hindi po totoo yung 300 to 500,000 pesos na babayaran. Kasi po, chika lang yon ng mga agent. So, chika lang yon ng mga agency. Huwag po kayo maniwala sa kanila. Kasi anong nangyayari? Iyahanap nila kayo ng trabaho. Tapos, syempre, babayaran nyo sila. Sabihin nila, o ganito ang bayarin. Halimbawa, 6,000 euro. Yung kalahati, i-down mo muna. Tapos yung kalahati na, pag meron na yung ano mo, yung visa mo, yung work permit mo, o pwede namang 3 gives hanggang sa makapunta ka na ng Malta. Ganun po yung kalakaran sa Malta ng mga agent. So, mag-ingat po tayo. So, naman, dun sa ipinos kong trabaho sa Malta na nangangailangan yung mga employers natin. So, ayan po, yung bayarin nyo lang po ay tulad ng mga sinabi ko at wala na pong iba. So, hindi nyo rin po ako kailangang bayaran at wala po akong sisingilin sa inyo. So, syempre, ang hinihiling ko lang sa inyo, i-subscribe ang channel ko. O, diba? Yun lamang po, isang click lang. Ayan. Ganun lang kasimple. So, hindi ka na gumastos, hindi ka pa nahirapan. Kung may internet ka lang, nag-YouTube ka na, pinanood mo muna yung videos ko. Pagkatapos ng panoorin, i-subscribe mo. Ayan. Dahil yung mga nag-subscribe, sila lamang po yung i-recommend ako sa employers para fair naman po yung labanan, di ba? Ayan, mga sis, ganyan po yung eksena natin ngayon. So, sana nakatulong ako sa inyo at sana mag-ingat po kayo sa mga ina-applyan ninyo dahil napakarami pong modus, mga modus bogus chuchu sa Malta. So, ayan, mag-ingat-ingat po tayong lahat. Piliin nyo po yung pinapanood yung video na totoo, nagsasabi ng totoo, ng honest, ganyan, at ng tamang impormasyon. Dahil marami pong mga gumagawa ng video sa YouTube na hindi naman tama yung impormasyon. Tapos, kakuntaba pala sila ng mga agent. O, diba? So, ayan guys, abangan nyo yung susunod kong video. Kasi ang gagawin kong next video ay tungkol naman
dun sa placement fee na 300 to 500,000 pesos. Kung totoo nga ba kung ano yung tungkol sa storyang yon. So, abangan nyo guys dun sa next video ko. So, maraming salamat sa panonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko at supportahan po natin ang channel na to para marami tayong matulungan mga Pilipino na nag-a-apply papuntang Malta para iwas na rin sa patibong ng mga agent. So, salamat sa panonood. Hanggang muli!